Magandang umaga po sa inyo, aking mga masugid na subscribers. Tatalakayin po natin ang tungkol sa pagsabog ng Bulkan Taal. Ang Bulkan Taal po ngayon ay nakataas na po sa Alert Level 4. At ibig sabihin po ng Alert Level 4 ay ito po ay intense unrest. Hazardous eruption is possible within days. Extension of danger zone to 8 km or more in the sector where the crater rim is low will be recommended. Ibig sabihin po, yung hazardous eruption, malapit na po yung kanyang pagputok talaga, yung pinaka main explosion niya. Ito po ay nag-iipon na po ng mga lava sa loob, sa dome niya. At iyon ay maaaring sumabog na sa mga nalalapit na araw, kaya po talagang napakadelikado na po ng Alert Level 4. At ang extension ng danger zone ay hanggang 8 kilometers radius dun po sa Taal Volcano. Ang Taal Volcano po ay napapaligiran ng Taal Lake, kaya po yung mga tao po doon ay nagsisilikas na. At kung inyo pong makikita, ang susunod po na Alert Level 5 ay yun na po yung eruption ongoing, yung hazardous eruption ongoing. At yung pong mga pyroclastic flows ay talagang lalabas na po dun sa main ano niya, channel niya nung, sa labas ng bulkan. Yun na po yung pinakadelikado. Kaya po sana po sa mga nandyan po sa Pilipinas, malapit po sa Bulkan Taal, along Cavite, Laguna, ayan, sana po mag-ingat po kayo. Ngayon po, nakakaranas na po ng ash fall sa buong Metro Manila, sa Laguna, Cavite, at dito sa bandang Lipa. Ang volcanic ash consists of powder size to sand-sized particles that have been blown into the air by an erupting volcano. Yun po yung ash fall. Ang mga health effects po nito ay pagiging iritado ng ilong at ng lalamunan, yung pag-ubo, magkakaroon ka na parang bronchitis, discomfort while breathing, medyo mahirap sa paghinga, may irritate yung mata mo, at yung minor skin problems. Tapos, pwede rin injuries, death, due to roof collapse, or vehicular accident. Ayan, kasi syempre, pag bumigat na yung ash fall, yung ash ay napunta na sa bubong, syempre, bibigat yun. At talagang babagsak po yung bubong sa sobrang bigat ng ash. Kung inyo pong matatandaan, naranasan din po ito nung mga panahon ng pinatubo. Nung pumutok ang pinatubo nung 1991. Yung pong sa vehicular accident naman po ay syempre patuloy ang ash fall, matatakpan yung mga windshield ng sasakyan, at ito na po yung magiging dahilan ng hindi pagkakita ng driver dun sa kanyang dinadaanan. Kaya po talagang kailangan po na iba yung pag-iingat ngayon pong panahon ng pagsabog nitong Taal Volcano. Kung paano naman po tayo makakaligtas or makakasurvive, ito po ang kailangan natin gawin. Kailangan po maging minimize exposure to ash. Kung maaari po ay pumunta po kayo sa isang lugar na sarado na hindi makakapasok yung ash, o yung parang shelter na talagang magiging safe po kayo sa ash. Tapos, yun, sabi nga, stay indoors as much as possible. Huwag po lalabas, kasi yun po yung pag nasinghot niyo po yung yung ash fall ay toxic po yun. Tapos, sabi po dito ay keep doors and windows closed. Kailangan po laging sarado yung bintana sa kanyang pinto. Huwag niyo na po muna buksan. At keep home from infiltration by using damp curtains, blankets, or clothing. Yung pong ibig sabihin po ng infiltration by using damp curtains, yung pong medyo mamasa-masa po. Para po hindi makapasok yung ash, kung sakali pong ang bahay nyo gawa sa kahoy, yung pong kurtina ay medyo basa inyo para po maharang niya
yung ash na papasok na dala ng hangin. Pero pinatagay po ng hangin yun, kailangan po medyo basain ng konti, magbasa lang ng konti para po hindi makapasok yung ash. Tapos, use dust mask. O yun, yun po. Kailangan po talaga yung mask. Necessary po talaga na gumamit kasi po toxic na po yung binubuga na ash or usok ng volcano. Wear goggles or eyeglass to protect eyes from irritation. Kailangan pong magsuot na po kayo ng goggles kasi po lalo na sa mga nagdadrive ng motor na sa mga bumibiyahe kasi po talagang pag po nasinghot nyo yan ay sasakit po yung ilong nyo tas sasakit din po yung mata nyo. Kaya po kailangan nyo po ng goggles at mask. Tapos, keep pets in closed shelters. Siyempre po, kailangan din po nating pangalagahan ang buhay ng mga ating alagang hayop. Tapos, dampen ash in your yard to prevent it from billowing up into the air. Yun po, medyo basain. Sprayan ng hose, gamit ng hose, sprayan po. Para yung pong ash ay medyo mabasa. Hindi na po siya liliparin ng hangin. So, kung maaari, siguro mas maganda kung ano yun na, sprayin na ng hose para kung sakaling dumiretso na siya dun sa kanal, doon na siya dun sa kanal mapupunta. Hindi na po siya liliparin ng hangin na makaka-apekto sa ating mga mata at ilong. Tapos, yung susunod po ay clear your roof ash. Yun po yung kailangan na po nating linisin, yung bubong. Tanggalin po yung mga ash na naipon para po hindi bumagsak yung bubong. Tapos, yung kasunod po ay observe traffic notifications and road safety measures. Kailangan po nating sumunod sa mga traffic notifications na ipapalabas ng ating mga sa ating mga department of public works and highways. Yan, isa po yung mga sign na yan na magpapalabas ng mga traffic notifications at safety measures. Kung sakali pong ipalabas na nila yung mga guidelines para po makaiwas tayo sa aksidente, sa pagdadrive, yun po, sundin na lang po natin. Kasi po para po yun sa sarili po nating kaligtasan. At ito po, kung makikita nyo po yung mga nagdaang itong mga nagdaang oras na to ay sikat na sikat po yung picture na ito. Papakita ko po sa inyo. Ito po, yung picture na ito ay kuha malapit sa Taal. Kung makikita nyo po ay meron pong mga namumuong mukha, may kidlat. Yan, nakakatakot po yung kidlat. At yung pinaka-usok niya ay nagbubuo-buo siya at merong nagiging parang mukha. Ngayon po, yung pong kidlat, yung pagkidlat niya, ay yun po ay tinatawag na volcanic lightning. Yun po ay electric discharge caused by a volcanic eruption rather than from an ordinary thunderstorm. Yun po, kasi po syempre yung pong volcanic lightning, kumbaga yung pong volcanic lightning po na yun ay syempre po yung pong galing po doon sa loob ng vulkan ay mainit. Ngayon po, pag po yun ay nagdire-diretsong umangat sa pagpapawid sa may taas na po ng ulap, malamig po yun. Ngayon po, pag po nagkasalubong ang init at yung lamig, ano po siya ng parang kidlat. Kaya yun po yung naging dahilan ng mga kidlat. Nakalagay po dito, volcanic lightning. Volcanic lightning arises from colliding, fragmenting particles of volcanic ash and sometimes ice, which generate static electricity within the volcanic plume. Yun po yung sabi po ng Wikipedia. Talaga pong nakakatakot po yung mga picture na makikita nyo sa Facebook, sa Twitter, kasi talagang naguhugis na po siya ng kakaiba. Meron nga po yung parang hugis na demonyo na nakakatakot. Ayan, no?
yung hugis mukha na parang umiiyak na lalaki, parang ganun, parang galit. Sana nga ay ito ay isang disaster lamang na matapos ka agad at walang ganong maging pinsala po sa atin dyan sa Taal, malapit sa Batangas, dyan sa Tagaytay. Kung inyo pong matatandaan, kung napag-aralan po natin nung mga high school tayo, ang Taal Volcano po noong unang panahon, ito po ay isang mataas na bundok na vulkan. Then after po niyang sumabog ng sumabog sa mahabang panahon, 100,000 thousands of years na sumasabog siya, nabuo po yung kaldera ng Tagaytay, yung Tagaytay Ridge. Yung po yung Tagaytay Ridge po na yun, dati po wala yun. Pero nung sa habang panahon po ng pagsabog niya, ay naipon ng naipon yung lupa sa paligid niya. At ngayon po, nung naipon po yung mga bato at lupa sa paligid niya, nabuo po yung Taal Lake. Kaya po siya naging maliit. Pero kung noong unang panahon po, kung ang pagbabasehan po ay yung structure ng lugar, ng geographical structure ng ano ng Taal, ay dati po siyang isang mataas na bundok. Nalaman ko po yan kasi nung pong pagka-graduate ko ng high school ay nagpunta po ako sa Tagaytay sa ninong ko. Doon po ako tumira sa Tagaytay at nabasa ko po yung mga history ng tungkol sa Taal. At yung mga history ng tungkol kay Emilio Aguinaldo, yan, mga bayani na nandun sa Tagaytay, sa Batangas, nabasa ko po. Isa po sa mga nabasa ko yung history ng Taal. Kaya ko po nalaman. Sineshare ko lang po sa inyo. Ngayon po, sana po ay wala pong masyadong maging pinsala at wala pong maapektuhang buhay. Wala pong kuhaning buhay itong pagsabog ng Taal. Dahil baga pong mahirap naman po talaga yon. Sana po sa mga susunod na araw ay maging kalmado na ito at huwag tuluyang sumabog. Yun lang po. Marami pong salamat sa inyong panonood dito sa aking channel. Kung kayo po ay bago pa lang po dito sa aking channel, sana po makapag-subscribe kayo para po maging updated po kayo sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa ating mundo. Maraming salamat po.